Di ba ito gusto mo? Tantawa ka, di ba? Alam ko, papapiesta ka pag matay ako eh. Lalo na dahil sa pagpapamatay. Alam ko, katutuwa mo yan. Kayo lahat dun, celebrate kayo na. Hi, salamat! Patay na yung demonyo, di ba? Megan Aguilar, sinabing ginamit lang siya ni Raffy Tulfo para sa content. Muling binanata ng dating singer na si Megan Aguilar si Senator Raffy Tulfo matapos nitong bawiin ang pangakong tulong para sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na nagdesisyon si Senator Raffy na huwag nang ituloy ang pagtulong kay Megan matapos ito magpositibo sa hair follicle test. Sa programa ni Senator Raffy Tulfo na Raffy Tulfo in Action, dumepensa si Megan na isang beses lamang siyang gumamit nang ipinagbabawal na gamot dahil wala raw siyang choice at kinailangan niya makisama kundi ay malalagay daw sa peligro ang buhay nila na kanyang asawa. Ngunit pinal na nga ang desisyon ni Senator Raffy na huwag siyang tulungan hanggat hindi siya sumasailalim sa rehab at napatunayang nagbago na. Kasunod dito, sunod-sunod nga paglabas ng sama ng loob ni Megan. Sa kanyang latest Facebook post, iginiit ni Megan na hindi niya kailangan sumailalim sa rehab. Ang mas kailangan daw niya ngayon ay counseling at mga taong makikinig sa kanya. Ani ni Megan, "I don't need rehab. If anything, I need counseling. If anything, I need a listener. A shoulder to cry on. That's what I need. I don't need rehab na tuturukan ako na kung ano-anong anti-psychos, antidepressants." Bukod dito, iginiit ni Megan na wala siyang pakialam kung walang naniniwala sa kanya. Saad pa ni Megan, ipagpapatuloy lang ng mga basher ang pambabash sa kanya dahil ang balik daw nito sa kanya ay blessings. Simpatsya, pagmamahal ng mga taong may utak. Samantala, binigyang diin ni Megan na hindi umano siya lulong sa nasabing pinagbabawal na gamot, kundi isang taong may depresyon, bipolarism and an exhausted sick person. Ngunit sobrang galing daw ng kanyang mga basher dahil pinagmukha raw siya ng mga ito na isang lulong sa pinagbabawal na gamot. Aniya, "What you see is depression. What you see is bipolarism. What you see is an exhausted sick person, not an addict. I'm not an addict, but ang gagaling nyo. You all made me one." Kasunod nito ay binahagi ni Megan na nakatanggap siya ng tulong mula sa mga netizens na ginagamit daw ang kanilang utak imbis ang kanilang bibig. Ang mga tumulong din umano sa kanya ay mga taong hindi sumusunod sa isang leader who misleads everyone. Dahil nga raw sa pagtanggi ni Senator Raffy na tulungan siya, ibinahagi ni Megan na maraming pintuan na nagbukas para sa kanya. Giit pa ni Megan, hindi niya kailangan ng tulong ng Senator Raffy. Aniya, "You know what they say, when one door closes, 100 opens. Because I receive support from netizens who use their brain and not their mouth that doesn't follow a leader that misleading everyone. And the people na hindi naisip na ito ay drugs. Binuhos ang hindi kayang ibigay ni Tulfo. Welto pa niya kay Senator Raffy. Anyway, sa'yo na pera mo. I don't need your help." Ayon kay Megan, nakatira na sila ngayon sa isang one-bedroom apartment matapos silang tulungan ng ilang netizens. Pinasalamatan nga ni Megan ang mga netizen, hindi raw naniniwala kay Senator Raffy na aniya, ginamit siya para sa content at wala ng iba. Aniya pa, "Thank you to all the love that I received from. Wow, the best netizens that I ever encountered in my life. Thank you na hati, hindi kayo lahat sang-ayon dun sa taong manggagamit. Manggagamit para sa content lang at wala ng iba. Para naman sa kanya bashers, watch me fly. I'm gonna show you. I'm gonna show you na mali kayo. You didn't win, you lost, and I win. Goodbye."